Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel. So ngayon po ang gagawin ko ay kukunin ko ang aking unang sahod sa YouTube. Although hindi po siya ganun kalakihan pa, pero masaya po ako kasi may makukuha na ako kay YouTube. So mamaya po ikukwento ko kung magkano yung naging sahod ko, tapos pati yung process kung paano kumita kay YouTube. Kaya ngayon, samahan niyo po ako na kunin siya para mapakita ko po kung paano rin siya kinukuha. Tsaka paano po yung proseso niya. Okay, nilas ko yung picture. Okay. Sabi niya to sir, hanggang for 1 month na ka-insure. 100,000 yung coverage. So yun guys, nakauwi na ako galing sa Western Union. Ngayon po ipapakita ko sa inyo kung magkano ang sinahod ko at kung paano ko po siya kinita kay YouTube. Eto guys, ipapakita ko po sa screen yung resibo nung sa Western Union. Eto po yung aking kinita. Then, eto po siya yung cash. Napakita ko po sa inyo. Eto po siya guys. Wow, nakakatuwa lang guys kasi kumita na rin ako kay YouTube. Although, medyo maliit pa yung aking kinita, pero masaya na ako guys kasi ito, malaking bagay na po to. Pwede ko po siyang ipambayad ng kuryente. Ganong kuryente, kung ano pang pwedeng ibayad dito sa pera po na ito. So ngayon guys, ituturo ko na sa inyo kung paano ko siya kinita step by step. Una, kailangan meron kayong Gmail account para mapag-sign in kayo kay YouTube. Then kung wala pa po kayong Gmail account, ilalagay ko po sa description sa baba yung link ng Gmail para makapag-sign up na po kayo. At kung meron na po kayong existing Gmail account, ay pwede na po kayong mag-sign in kay YouTube. Step 2, kapag meron na po kayong Gmail account, ay magsa-sign in na po kayo kay YouTube. Then dito na po tayo magke-create ng ating YouTube channel. Step 3, kapag napag-create na po tayo ng ating YouTube channel, ay pwede na po tayo mag-upload ng ating mga content at video. Ang tanong dito guys, kapag ba nakapag-create tayo ng ating Gmail account at YouTube channel at nakapag-upload na tayo ng ating mga content at video, ay makakasahod na ba tayo kay YouTube? Or kikita na ba tayo kay YouTube? Hindi pa po, meron po kasi si YouTube na hinihingi na dalawang requirements. Una po ay dapat magkaroon po tayo ng 1,000 subscribers. At ang pangalawa naman po ay dapat magkaroon po tayo ng 4,000 watch hour. Ang equivalent po ng 4,000 watch hour ay dapat po magkaroon tayo ng 48,000 views po. Ganun po siya, alam ko pagka pinupit po natin siya guys. Then after po natin ma-reach 1,000 subscribers at 4,000 watch hour, mag-apply na po tayo kay YouTube for monetization. Ano po yung monetization? Yung monetization po, yun po yung magkakaroon na po ng mga ads, yung mga video na ina-upload po natin. Doon na po mag-i-start na kumita yung ating YouTube channel sa mga ads po na nilalagay ni YouTube sa ating mga video. Step 5 guys, isi-set up po natin ang ating Google AdSense account. Ano po ba yung Google AdSense account? Ang Google AdSense account po guys, doon po pinapasok ni YouTube ang sinasahod natin sa kanya. Step 6 guys, ang tanong, kapag ba pinasok na ni YouTube ang sahod natin kay Google AdSense, makukuha na po ba natin siya agad? Hindi po ulit guys, kasi meron pong threshold si Google AdSense na dapat nyo rin pong ma-reach. Ano po yung threshold na yun? Yung threshold po na yun, ayun po yung may nakalagay po doon na dapat ma-reach nyo po yung $100 para po ma-withdraw po ninyo yung pera na sasahurin ninyo. Kasi kapag mababa po siya dun sa $100, hindi nyo po ma-withdraw yung pera po na yun. Then kapag po pala umabot ng $10 pataas yung threshold po ninyo, ay magre-request pa po kayo kay Google AdSense ng pin po ninyo para ma-confirm na kayo po talaga yung nasa YouTube channel po na yun. Yung YouTube channel po na nilink po ninyo sa Google AdSense.
ma-verify po na kayo po talaga yun. Kasi meron pong ipapadala sa inyo na sobre po yun, then may pin po na nakalagay doon, ilalagay nyo po siya dyan sa Google AdSense po ninyo para para magkaroon po kayo ng access po doon sa may payment method po. Kasi kapag wala po yung pin po na yun, hindi nyo po makiklik po yun eh. Para makapili po kayo kung sa Western Union po ba siya or sa bank account, etc. etc. kung ano po yung mga pagpipilihan nyo po doon. Idadagdag ko na rin po, si YouTube po ay merong cut-off. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa ng cut-off ni YouTube. Halimbawa na lang po nung sa akin. Simula po nung September 1 hanggang magkatapusan po ng September, kung magkano po yung laman ng revenue ng aking YouTube, itatransfer niya po yun kay Google AdSense ng August 12. Ay, bali, October 12 po pala, hindi po August. September 1 hanggang magkatapusan po ng September, itatransfer niya po yung laman ng revenue ko sa Google AdSense ng October 12. Then, kung magkano po yung pumasok kay Google AdSense ng October 12, itatransfer naman po ni Google AdSense yung revenue po ninyo sa mode of payment po na napili nyo sa darating naman po na October 21. Bali, may mag-i-email po sa inyo na nakalagay po doon kung magkano po yung sasahuri ninyo at yung reference number po. Bali, kapag ka nag-email na po sa inyo ng October 21, October 22 po, pwede nyo na po siyang maklaim. At magbibigay na rin po ako ng advice kung paano nyo po mabilis may hit ang 1,000 subscribers at 4,000 watch hour. Ang may bibigay ko lang pong tip sa inyo ay mag-start na po kayo ngayon dahil hindi po natin alam kung maghihipit pa ulit si YouTube. At ayun guys, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Pasensya na po kayo guys kasi nabura po yung unang clip po na ginawa ko. Na-delete po kasi kaya nag-retake po ako ng ganito kaya medyo nahihirapan po ako. Nag-start pa lang po kasi ako mag-try po ng ganito kaya pagpasensya nyo na po. Maraming salamat po guys.